up mga makadirty? Ngayon ng araw po, magandang araw po sa inyong lahat, mga makadirty. So, araw po, kumuha ako ng mga katanungan, nag-message ako at nag-post ako dun sa Facebook ko. At sinabi ko magbibigay sila ng kahit anong katanungan. At sasagutin ko ang kanilang mga katanungan. In direct to the point, guys, mga makadirty. So, guys, may mga nag-PM sa akin at may mga nag-comment din. So, ngayon po, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay welcome na welcome ka dito sa bundo ng makadirty. At huwag mo na rin kakalimutang mag-share, subscribe, and click the notification bell para mas lalo ka pang ma-inform sa aking mga darating na videos. So, pasensya na rin guys sa mga nag-aabang this last week dahil di ako nakapag-upload, dahil busy ako, dahil meron na akong trabaho ngayon, nagtatrabaho ako. Nandito dito sa loob nito yung mga kasagutan na binigay. Yung mga tanong na tinanong nila sa akin. So simulan na natin to, huwag na natin patagalin to. 3, 2, 1. A few moments later. So yun mga makadirty, pipili na ako dito ng mga katanong. Sana maayos yung mga tanong nila. Kasi hindi naman ako yung mga nagtanong nito. Hindi rin ako yung mga nagsulat. Hindi ko rin nakita yung mga kinomet nila dahil sinabi ko sa kasama ko na pagkikuha na lang yung mga kwan. Kasi busy nga ako, guys. So, ayun. Ang first question natin ngayon ay... Nanggaling kay Donna. Paano makontento sa isa? Wow, nice question. Paano makontento sa isa? Kailangan mo lang naman pahalagahan yung isang tao. Kailangan mo lang sabihin sa sarili mo na siya lang yung mamahalin mo. Hindi ka na maghahanap pa na, di ba? Makukontento ka sa kung anong meron siya. Hindi naman kasi sa lahat ng bagay, hindi naman sa lahat ng oras, ay kailangan mong tignan yung physical. Kailangan mo ding tignan yung ugali, yung pagmakayos niya, at kung paano siya magtutungo sa ibang tao. Magtutungo sa'yo, kung maganda ba yung pinapakita sa'yo. Dahil kung alam mo mabuti yung pinapakita niya sa'yo, talaga makukontento ka sa kanya. So, ayun, nasagot ko na doon, ha. So, next question tayo, guys. Next question tayo. Dun, 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 dun. Ang galing naman kay Lovers. Ano ang mas nauna? Itlog o manok? So, sa akin, guys, para sa akin, kasi meron akong nakita doon sa Biblia na kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon dito sa mundo, dito sa buhay natin, kung ano yung mga bagay-bagay na nakikita natin na may buhay, lahat yan ay binigay niya na meron ng buhay. Nakasulat dyan sa Biblia na binigay niya ang mga bagay dito sa mundo na lahat ng may buhay ay meron ng buhay. Kaya mas naniniwala akong manok ang nauna. Manok. Next question. Nanggaling naman kay Leia. May GF ka na ba? Direct to the point, honestly, and I'm proud to say na meron na akong GF. Ow. Oh! Sagot ka na. Next question. Nanggaling naman kay Jonathan. Nahulog ka na ba sa isang bakla? Anong klaseng tanong yan? Wala pa kasi hindi naman ako friendly naman. Friendly ako sa mga kahit ano, lalaki, babae, bakla, tomboy. Friendly ako pero never akong nahulog sa isang bakla. Kasi alam ko kung paano ma-limit yung sarili ko. Kung ano talaga yung dapat lang, relasyon na dapat mong ibigay sa isang bakla. Kasi hindi naman sa nandidiri or what. Para bang hindi ko lang talaga mapil yung mahulog sa isang bakla. So, yun. Next question tayo. Nanggaling naman kay AJ. Parehas din yung question nila kay... Anong tawag doon? Basta parehas sila ni... May jowa ka na ba? Galing naman kay AJ. Honestly, yun na yung proud to say na meron na. So, next question tayo, guys. Dun, 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 dun.
Nanggaling naman kay Mylin. Sabi, virgin ka na, virgin ka pa ba? kasi puro katotohanan lang naman yung sasagot natin dito, walang halong kasinungalingan. Paano mo sabi? Puro serbisyo katotohanan lamang. Serbisyo katotohanan lamang. Doktor, seryoso. Virgin ka ba ba? Hindi na. Eh, kailangan nating sumagot ng maayos at totoo kasi bawal magsinungaling. Okay. Kaya, honestly, hindi na. Next question. Dun 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 dun. Kay Lovers again, kay Lovers yung nag-question kanina kasi nagbigay siya ng follow-up question. Sabi, paano daw mabuntis? Paano mabuntis? Di naman ako babae, pero sagot ko lang sa tanong mo, Lovers. Magpabuntis ka. Yun, magpabuntis ka. Para mabuntis ka. Yun. Pero kailangan naman na dapat mahal mo yung isang tao bago ka magpabuntis. Kasi ang sagwa naman tignan pag magpapabuntis ka sa dito. Magpabuntis ka sa taong di mo naman mahal, di ba? Okay, next question. Nanggaling naman kay Pau. Paano makalimot? Nice question. Yan yung mga gusto kong kasagutan eh. Yan yung gusto kong sagutin, mga katanong. Yan yung gusto ko. Paano makalimot? Para sa akin, napakadali lang naman makalimot. Paano masabi? Naranasan ko ng masaktan ng sobra madam. Pero in that day, in that situation na para bang nahihirapan ako noon. Pero ngayon, alam ko na kung paano makalimot na kailangan mong libangin yung sarili mo. Kailangan mong isipin na pagsubok lang yun, challenge lang sa buhay mo yun. Na kailangan, darating at darating talaga yung mga bagay-bagay na problema na yun. Hindi naman kasi talagang madali. Pero kung alam mo na kung paano, talagang madali lang makalimot. Are you serious? Meron pa akong tatlong tanong na kailangan sagutin. So, this time naman ay nanggaling kay Cassiopeia. Ba't ba ang pogi mo par? Lako po, ba't mo sa akin tinatanong yan? Diyos ko po, wala akong dapat isagutin yan kasi kitang-kita naman sa ibang tao. Gago! Ba't ba ang pogi par? Seryoso. Hindi ko naman sinasabi na pogi ako, na meron akong itsura. Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong itsura. Yun. Siguro yung nakikita niya ng kapugian sa akin eh. Nakikita mong kapugian sa akin yun. Magandang ugali. Kung paano makitungo sa ibang tao. Kung paano maging masaya lagi. Kung paano i... Just do it! Do it! Kung paano ilugar yung problema sa kayong sitwasyon ngayon na kung paano mo, kung ano yung gagawin mo. So yun, kailangan mo lang maging mabait sa ibang tao, ipakita mo lang na talagang kung ano ka. Yun yung nakakapugi talaga, nakakapugi sa ibang tao. Yung nakukuha nilang reflection galing sa'yo eh, yun yung nakakapugi, yung pagiging mabait, mabuting ng tao sa kanila, pagpapakita ng mabuting gawain. Wow! Ikaw ka, Shopee, inuhulog mo ko. So yun, galing naman kay Joanna, nasaktan ka na ba ng todo? Oo, nasaktan na ako ng todo. Many times nasaktan ako ng todo. Saka yung feeling na down na talaga. Di ka na lalabas, di ka na kumakain, di ka na makatulog kung ano-ano ang ginagawa mo para makalimot. Hindi that day talaga, wala akong makapitan kundi yung mga kaibigan ng tropa, pamilya, ganun, mga kapatid. So sila yung tumulong sa akin, nagbigay sa akin ng payo na tuloy lang. So ayun, nasagot ko na talagang nasaktan ako na sobra.
galing naman kay John Mark, paano magkaroon ng maraming jowa? It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? Naku po, ba't mo sa akin tinanong yan? Pangalawang last question na nga eh, ganyang katanungan pa. Paano magkaroon ng maraming jowa, ha? Sagot ko lang dyan, Mark. Hindi ko naman naranasan yung magkaroon ng maraming jowa. Paano masabi? Pero sasagutin ko pa rin yan. Direct to the point, ikaw ha, pumupuro ka sa akin ha. Paano magkaroon ng maraming jowa? Parang hindi ko na masasagot yan ha. Just do it! Do it! Pero sige, sinasabi nila yung mga gusto, yung mga magkakaroon ka lang naman ng maraming jowa kung hindi ka marunong makontento sa isa. Kung meron, yung hilig mo ba talagang magkaroon ng meron pang side, other side na kailang, na gusto mong puntahan, mga ganun, yung mga hindi ka nakukontento talaga sa isa. Sa pagkakaroon ng maraming girlfriend, ganun, yun yung mga taong hindi marunong makontento sa isa pa. Last question na. Tungkol ang galing naman kay Jenaline. Paano kung yung taong gusto mo, e tropa mo ang gusto? Nagsakitin? Wala ka naman magagawa eh. Wala ka naman magagawa kung yung tropa mo yung gusto ng... Yung taong gusto mo, tropa mo yung gusto. Maging masaya ka na lang sa kaibigan mo, kung sino man niya. Maging masaya ka na lang para sa kanya. So, ayun guys, nasagot ko na lahat ng katanungan nyo. And so, di na ito patatagalin pa. Pa-shoutout na rin kay... Pa-shoutout na rin sa kanila. So ayun guys, sa susunod ulit at huwag kakalimutan mag-subscribe. Magparami tayong maka-dirty.